So, comment ni Black Sheep. Hi ka, Katunying. Gusto mo palabasin na kawawa si Kalbo? Kaya yung mga nagpapakalat po na kaya ako daw po in-interview si Gonzales para daw po linisin ko yung kanyang pangalan at para daw po mag, yung bang, para bang magmukhang kawawa pa sa paningin ng publiko. Hindi po totoo yun. Kung sino man po nag-imbento niyan, kasinungalingan po yan, mga kababayan. Inulan ngayon ng Batikos si Anthony Taberna o Katunying matapos interviewin si Wilfredo Gonzales. Ayon sa mga netizens, sinamantala daw na ma-interview dahil viral para dagdag views. At ayon nga sa ibang viewers, ay tila nakakasuka daw panoorin ang interview. Marami ang nadismaya, sinisisi ngayon ng taong bayan si Katunying. At ito ang nakakagulat. Ayon kay General Macanas, tiningnan daw niya yung vlog ni Katunying. Sobrang dami daw na mga negative comments. Panoorin natin ang buong detalye kay General Macanas. So, binasa ko yung mga comments. So, ganito, Venus Price. Itong mga comments sa nanood kay Jojo. Iglesia ni Cristo ako, pero hindi ko nagustuhan ang ginawa ni Taberna. Hindi makatao. Yon. Eden Espaldon, nawalan ako ng respeto kay Katunying. Ipinagmamagaling niya na journalist daw siya, pero niyurakan niya ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, wala, hindi magandang gawain ng isang magaling na journalist yung pag-interview sa ganitong klase ng tao. Ito na si Eric, pinanindigan na ni Katunying ang kanyang pagiging tambaluslos. Marcelino Balaso, sabi niya, Tunying, pumatol ka sa mukhang panig ka pa sa gago na yan. So maraming galit. Gemma Muscat, nawalan ako ng ganang manood kay Katunying. Nakakahiya. Si Lex Tam, Katunying, pag pera talaga ang gumalaw, nababago ang tao. So anong ibig sabihin niyang pera ang gumalaw? Parang nagbayad si Gonzales ng pera kay Katunying para interviewin. I don't know. And then, ito, HJ Connect TV. Wala na manood kay Tune In Money. Mag-unsubscribe na kayo kay Katunying. Okay, so from there, pinuntahan ko na yung channel ni Katunying at hinanap ko yung interview niya. Pinanood ko na rin. Okay, pagkapanood ko, nako, comments na naman. Ito yung mga comments. Nilista ko lang yung mga significant comments. Iris Romero, very disappointing Taberna. Bakit ninyo bibigyan ng chance na marinig ang isang taong tulad nito sa inyong platform? So, dismayad ito. Ito, Pierre Bellasor, nasa 18 minutes pa lang ako ng video, nasusuka na ako. Ako rin, dahil pinanood ko ng medyo matagal, nako, medyo nakakainis. Oriel de la Cruz, nakakadismaya, binigyan pa talaga ng abinyo to explain. Again, sinisisi nila si Katunying. Black Sheep, so, comment ni Black Sheep. Hayop ka, Katunying. Gusto mo palabasin na kawawa si Kalbo? Na wala bilib ko sa iyo. Basta kapanalig, kahit anong mangyari, didepensahan talaga. Kapanalig, please comment. INC ba itong si Wilfredo Gonzales? Baka hindi naman siguro. Kung INC man yan, tiwalag na yan. So hindi ko alam,
ang pagkakaintindi nyo dahil basta kapanalig didipinsahan. I'm not sure kung INC itong si Wilfredo Gonzalez. Itong si Len Calvo. Only in the Philippines mabigyan ng platform ang mga ganitong tao. Okay. So, marami pa ang nag-comments na ang to summarize karamihan comments is ano? Ang may kasalanan itong Wilfredo Gonzalez. So, halos lahat naaawa doon sa biker. At yun na nga, marami ang nadismaya kay Katunying sa pag-interview niya. Well, ako naman, my personal opinion is, ano, as a journalist, eh, may kalayaan si Katunying na i-present both sides. Kaya, karapatan niya yun. Kaya lang, ito ngayon ang ano, sugal, wrist involved, kasi masyadong mainit ang netizens, ang taong bayan dito sa ex-police na ito. Kaya tuloy, apektado si Katunying. So maraming galit. Tinignan ko yung kanyang vlog. In 2 days, 85,000 ang views. So marami-rami yan. Kaya lang, maraming negative comments kay Katunying. So, ako, mag-comment ako doon sa sinasabi nitong si ex-police, ano? Sinungaling. Pinapalabas niya yung sarili niya na siya ang biktima. Kaya lang, the video speaks for itself. Kasi dalawang video yung ipinakita ni Attorney Fortuny. Iba't ibang angle. So yung sinasabi nitong si Gonzalez sa kanyang salaysay kay Katunying, maraming sinungaling. Kaya ako, naghihinayang din ako sa galing ni Katunying. Personal opinion ko ito, hindi magandang dating. Yung, parang yung kay General Torre na nag-press conference kasama si Gonzalez na nagbasa pa siya ng prepared statement. Daming batikos ng netizens para kay General Torre, kaya tuloy nag-resign dahil hindi niya makayanan ng batikos. So, the same thing itong kay Katunying, kahit karapatan niya yan bilang journalist, hindi niya mapipigilan ang pagkadismaya ng mga netizens kasi very unpopular yung nangyari. Kaya tama yung comment ng isa na hindi na yan makatao kasi bakit mo pa siya bibigyan ng avenue na ano? Meron na bang ibang vlogger na nag-interview ng personal? Parang si Katunying pa lang eh. Ako, kahit bayaran pa ako, hindi ko yan i-interviewin si Wilfredo Gonzalez. Kasi, hindi katanggap-tanggap yung ginawa niya. Tapos, paawa effect pa siya sa kanyang interview. Ano bang sinabi niya? Ang dami niya ng sakit. May asthma siya, naoperahan siya ng spine, na heart attack siya, may enlargement of the heart siya na incurable, maintenance na lang. Yun ang mga binanggit niya eh. Okay, granting na totoo, di, lalong dapat maging mabait siya dahil anytime kunin siya ng Panginoon. Pag ganyan ang health condition mo, tapos ang tapang mo pa, para kang walang kamatayan, there is something wrong sa pagkatao. Ako, hindi ako naniniwala sa taong ito kasi, na-dismiss siya, hindi siya retired, ha? Dapat hindi makakuha ng retirement benefits. Kaya lang, according to the PNP, nakakuha sila ng information, they are validating it. Nakakuha itong si Gonzalez ng lump sum 3 years. Malaki-laki ito. Millions of pesos din. Mga 2 million, 3 million ba? Dahil gumamit siya ng fake papers, fake clearances.
hindi dapat makatanggap yan dahil dismiss eh. Dishonorable discharge kung sa amin pa sa armed forces. Kailang nakakuha. Kaya, wala talaga itong ano, nagpapaawa effect pa siya na ano. Ang dapat kaawaan yung biker na ngayon, takot na takot, nagtatago. I don't know kung magkaroon pa siya ng lakas na loob na lumantad para isumbong itong si Wilfredo Gonzalez. So, ako, litin ko, kahit bayaran pa ako ni Mr. Gonzalez, hindi ko siya i-interviewin dahil yung mga katulad niya, huwag mo na siyang pagsalitain dahil the video speaks for itself. Naghanap po ako ng iba-ibang trabaho para masustain ko po yung balitaan dahil po dun sa viral video po na nakita po ng lahat. Hindi ho ako napagkakatulog at parang ang bait-bait niya dito ah. Lagi mataas din ho yung BP ko. Mm-hmm. At masama ho loob ko kasi nadamay ho yung family ko. Ha? Mm-hmm. Ano? Yun lang ho. Sumama lo mo dahil nadamay yung family mo. Kaninong may kagagawan yun? Ay, nako. Ang lokong nito. Ano, sir, ano? Ilang taon na po ba kayo? Responsibilidad mo yun? Ngayon po kayo, siguro somewhere in sometime in the past na nagko-cover ako sa police, nasasalubong ko kayo, pero baka hindi ko naman kayo napagukulan ng pansin. Kalbo kasi, ba kaya hindi mo napagukulan ng pansin. 64. Magsi-64 po. Okay. Ilang taon po ba kayo? Oy, Niche Gids! Na mula nung nag-retire po. Nag-retire po ako noong July 8, 2016 po. Opo. Oh, at kayo po ay nagsilbi sa Quezon City Police, tama po ba? Opo. Opo. Okay. Pagkatapos po ng restart, inyong pagre-retiro, ano po yung inyong pinagkakaabalahan? Naghanap po ako ng iba-ibang trabaho para masustain ko po yung gamot namin mag-asawa. Opo. Mm-mm. So, meron po kayong parang maintenance medicine, ano? Opo, marami po. Opo. At meron po ba kayong mga sakit, ganun? Marami po. Mm-hmm. Katunayan, lahat ata na sakit pinamanan ng magulang ko sa akin. Opo. Tapos na ka-opera ko lang din po sa spine. Mm-hmm. Ah, ganun po. Sa gulugod. Medyo delikado po yan pag sa spine. Opo, delikado po talaga. Kailan po kayo na-operahan sa spine? February po, 2023 po. Parang sakit po ng matanda yun, ano? Opo. Opo. Pero sa kwan po, sa puso, kasi kaya ako tatanungin yung tungkol sa puso, uso nga po yung mga na-high blood ngayon. Sabi nga na, pagka sa init ng panon, opo, pagtaas ng presyon, umiinit din ang ulo mo. Meron po akong enlargement of the heart, mm-hmm, na hindi po siya, hindi po siya gumagaling. Maintenance lang po ang iniinom po. Opo. Kaya naman pala may sakit sa puso, no? Opo. Tapos meron din po akong asthma. Mm-hmm. Kaya kanina, hirap na hirap po akong umakit. Opo, naku po siya. Nagparinig pa kay Katon yung okay lang po. Pero may nabanggit kayo sa akin kanina na kayo po ay inatake na sa puso. Opo. Mm-hmm. Sana matulo. Heart attack po ako nung dati. Opo. Pero sa awa ng Diyos kayo ay nakasurvive sa heart attack po. Opo, opo. Nakonfine po ako sa heart center. Opo. Dapat iba-bypass operation po ako. Mm-mm. Or open heart ni nung doktor ko po doon. Pero wala po akong financially, hindi ko po kaya. Hindi kayo financially capable, hindi, no? Hindi po. Okay. Oh, sugungan ni Ma'am Shi. Kaya wala na atang choice ito. Oy, Black Mamba. Puntahan na po natin yung nangyari nung August 8. Aba. Ang nakita dito napapasok yung kasinungalingan nito. Ito po namin. At ang nakita ng ating mga kababayan, kayo po ay isang pulis na, well, pulis o ex-policeman na may kasagutang isang siklistang walang kalaban-laban. Apo. At bigla nyo na lang sinampiga at kinasahan nyo ng baril. At ang nabuo po sa isip ng mga tao, napaka-abusadong pulis nito. O
Totoo naman. Ano po bang nangyari? Ba't po ba umabot sa ganun? At least dun sa version ninyo? Nagmamaneho po ako ng kotse ko. Traffic po sa along Espanya. Nung malapit na po kami ng Welcome Rotonda, pumreno po yung kotse sa harapan ko. So, pumreno rin po ako. Opo. Maya-maya biglang may bumangga po sa likod ko na malakas. Tinignan ko sa salamin, tinignan ko sa side mirror, kung ano kong kotse. Ano? Yung rotonda. Pumreno po yung kotse sa harapan ko. So, pumreno rin po ako. Opo. Maya-maya biglang may bumangga po sa likod ko na malakas. Okay. Diyan pa lang sinungaling o imbento. Bakit? Sabi niya, pumreno yung kotse sa harapan niya, kaya pumreno siya. Pagka-preno niya, yung siklista sa likod, bumangga sa kotse niya. Ibig sabihin, yung pagka-preno pa lang ng kotse sa harapan niya, biglaan yun at napakalapit sa kanya. Kung tutusin, bakit hindi yung kotse sa harapan mo ang tinutukan mo o kinasaan mo ng barel? Ha? Oh. Bakit hindi yun? Kung talaga ka, bakit yung siklista? Ha? Tuli natin. Kasi parang ano eh, parang yung kwento niya na ito, non-existent. Or it never happened. Kasi kung tutuusin, yung biglang pagpreno nung nasa harapan niya, hindi ba magagalit ka doon? Di ba? Yun yung dapat inuna niya, hindi yung bike. Di ba? Tuloy natin. Pero bago natin ituloy, dito pala, dito sa press conference kasama si Chief General Brigadier Torre, tinanong siya dito. Ganda na po masasabi. Ito. Kaya kapakayo doon sa station na yun. Saan dito? Mahaba pong kabulad yun. Pwede po ba namin malaman, sir, kung paano po nag-ugat yun? Oh, pwede po namin malaman kung paano nag-ugat yun. Tignan natin yung sagot. Wala na po akong masasabi sa ngayon po. Sa may kasunduan po kami, nire-respeto ko po yung kasunduan natin. Hindi ko lang po pwedeng ilahat sa inyo yung kasunduan namin. Yung nilalaman, hanggang doon na po masasabi. Okay? So kaya ko yung pinakita dahil dyan sa 10 minutes na press con na yan, wala siyang sinasabi or sinabi doon about dito sa sinasabi niya ngayon kay Katunying. So titignan niyo yung span of time na pwedeng, alam mo yun, gumawa siya ng script or kwento para sabihin kay Tunying. Di ba? Siyempre pinag-aaralan niya eh kung ano yung mga sinasabi ng mga netizens, yung mga questions, including our videos, reactions, lahat tayo netizens, pinag-aaralan niya yan. Dahilan upang meron siya ngayong kwento. Pakinggan natin. Kasi bakit din niya sinabi doon sa press con kung talaga siya? Nagkaayos naman pala eh. Yung ibig sabihin nun, nagkaayos na sila, they are not subject to filing a case. Not until pumasok sa eksena si Attorney Raymond Fortun. Diba? Tuloy natin. Malakas. Tinignan ko sa salamin, tinignan ko sa side mirror, kung ano kong kotse. Hinanbrake ko po yung sasakyan ko. Binuksan ko yung pinto ko. Pagtayo ko puro sa may pintuan ko, nakita ko bisikleta po. Sabi sa akin, okay lang. Nakita mo yung bisikleta, pero yung kotseng biglang tumigil sa harap mo, hindi. Ano bang yung murang ginawa sa akin? Sabihin ko sabihin dito. Sabihin niyo po ng buo po. Oh, nagmura sabi daw. Akin, nagmura. Unang-una, bakit hindi mo sinabi yan sa press con? Wala siyang sinabi. Ngayon lang ito lumalabas eh. Ito naman si Katunying.
bigla kang pumreno eh. Mm-hmm. Kung di ka ba namang gago eh, mm-hmm. sabi sa akin. Mm-hmm. Sabi, dinerty finger ako. Ito ah, common reaction natin. I just don't know kung yung siklista mayaman din o kung yung bike ba niya ay yung mamahalin, yung talagang halos ka-presyo ng kotse. Okay? I just don't know. But, initial na impression natin, ikaw nakabike ka. Tapos, yung sinasabi niya nabunggo daw, yung nabunggo mo ay kotse. Diba, automatic ang impression natin, mayaman to eh. Mahirap kabanggayin ito eh. Kotse, ang datingan, mayaman. Nakita mo, ano bang suot niya nung time na yun? Anong suot nitong si Kalbo nung time na yun? So, ang ibig kong sabi, ang point ko doon is, yayamanin. Kung ikaw, nabunggo mo yung kotse, regardless, ikaw, nakabike ka lang. Ang impression mo doon, mayaman yung tao. Hindi ba matatakot ka? Lalaban ka pa ba? Di ba? Mumurahin mo pa ba yung kagaya niya? Na alam mong may kaya itong tao, base pa lang doon. Kumbaga tayo napoprofile na natin yung tao sa outside appearance pa lang. Minsan nadadala tayo sa ganun. So kung ikaw, mumurahin mo? White na barong? Oh, anong suot niya doon? Yayamanin, kumbaga, kotse pa lang yayamanin. Eh, hindi ako, ano doon, eh, magsusuri na lang ako. Bike lang yung dala ko, kotse yan. Paano pag sinagi ako? So, dito, makikita mo na, sa tingin ko, meron siyang sapat na panahon na, ano eh, buuin yung kwento. Kaya kung makita nyo paano siya magkwento dito, parang, ano mo yung tunong, parang makatotohanan talaga eh. Okay, continue natin. Oh, sabi sa akin ganon. Mm-hmm. Sabi ko, be, ikaw ang gago, sabi ko. Ikaw ang bumangga sa akin. Mm-hmm. Oh! Ayun, bakit ako natatawa? Kasi yung parang yung reaction niya, parang ang bait. Diba? The mere fact na bumunot ka ng baril, kinasa mo. Kinasa ah. Hindi ito yung taong nakita natin nung araw na yun. Regardless kung sinasabi niya na mahabang habulan o siguro napuno, whatever. But hindi ito yung taong nakita natin doon. Sasabi, oh, di ba ikaw yung bumangga? Eh, bigla kang pumreno. Gago ka yan. Tapos sinuntok ko yung kotse ko nung nakagwantes po siya. Nung... Oh, yung siklista pa daw yung sumuntok ng kotse. Mamaya titignan natin yung ipakita ko muli yung video. Asan ba yun? Tignan natin. Yung pinakita ko noon. Kasi malayong malayo dun sa kinukwento niya eh. Ano, may mga malayong malayo dun sa kinukwento niya. Sige, tuloy muna natin Knuckles. To. Knuckles. Opo. Pang motor. Sinunto po, yupi po yung kotse ko. Mm-hmm. Wow! Yupi yung kotse. Yupi yung kotse. So kaya na UP yung ibabaw? UP po. UP ibabaw, talaga. Okay. Abo? Si Katon Ying? Ano talaga? So, ginawa supportive. Mo, lalapitan ko, tumakbo. Mm-hmm. Nagpasikot-sikot po siya sa mga sasakyan. Abo. Tapos, dumingon pa ng huli. Mm-hmm. Humabol ka kung kaya mo. Sabi sa akin. Ha? Narinig mo yon? Narinig niya yon? Humabol ka kung kaya mo. Tapos namaki daw ulit. A dirty finger na naman. Nakabukas bintana niyo nun. Kaya narinig. Opo. Ha? Katon Ying, bakit mo siya dinidirect?
Wag mo, ano ba naman si Kato? Tingnan niyo kung paano dinidirect ni Kato niya. Parang huli. Umabol ka kung kaya mo. Sabi sa akin, naka dirty finger. Kasi nakalimutan ni Calvo na, siyempre, ako initial reaction ko dun, ha, narinig mo? Pero dinirect ni Kato niya, tingnan niyo. Nakabukas ba yung pindanan ninyo doon, kaya nyo narinig? Ha? Ano man? Nakabukas pintanan nyo doon, kaya narinig? Opo, opo, opo. Oh. Magkanong bayad? Di ginawa ko po. Nag-isip ako kung hahabulin ko kasi siyempre oh, galing ako sa operasyon. Mm. Oh? Nag-isip daw siya kung hahabulin niya. Nanutok ka ng barel, nag-isip ka pa noon? Ang pagkasa ng barel, hindi mo pinag-isipan yun. Dapat never mong gagawin yun. Pagbunot, pagkasa ng barel, dapat never mong gagawin yun. No, to, baka away pa to. Ganito. Nag-isip po ako, pero nung may tumabi ho sa aking kotse, sabi niya, yung sumuntok ng kotse mo, nandun sa Quezon Avenue, hindi dyan sa E. Rodriguez. Dahil sa kasi welcome na ng tapakanan yung E. Rodriguez, padiretso yung... Opo, opo. Kotse, sabi ko, ano to, baka away pa to. Ganito. Wow, nag-isip siya, baka away pa daw ito. Basta mo na tayo. Hukugan si siklista. O nga, niche kids. Halatang nagsisinungaling ka. O nga, Salome. Sugo ng boss ni Tunying. Kaya nga, itigam mo, dinidirect niya kung ano yung ano, nakababa na siya sa car, anong binaba ang bintana. Hindi, ang sinasabi ni Calvo nito, bago pa yung nakuhanan ng video, yun yung sinasabi niya. Eh, yun, walang evidence dun eh. Paano niya patutunayan yung sinasabi niya na ito? Hmm. Kasi, di ba matik yun? Bago yung nakita natin sa CCTV at doon sa video ng isang vlogger, di ba doon sa video ng vlogger, nakasara yung bintana niya? Sakalang niya binaba ata yun nung napatigil niya yung siklista. Pero yung sinasabi niya ngayon, noong bago yung video na yon, nangyari pa doon sa habulan na parang sinasabi niya, ba, hot pursuit? Eh, binaba daw yung bintana. Nakababa daw yung bintana, kaya naririnig yung sinasabi ng siklista na umabol kayo kung kaya nyo, tas namakyo pa. Galing ha, galing ng kalbong to. Nag-isip po ako, pero nung may tumabi ho sa aking kotse. May tumabi daw sa kanyang kotse! ba, concern pa yung kotseng tumabi? Sabi niya, yung sumuntok ng kotse mo, nandun sa Quezon Avenue, hindi dyan sa E. Rodriguez. Ah, nakasubaybay yung kotse na yun, ha? Dahil sa kasi welcome mo na tapakanan yung E. Rodriguez, padiretso yung... Aba? Ano ka ba, Tunying? Halatado ka na, eh. Hayaan mo lang siya. Bakit? Opo. Quezon Avenue, okay po. Sige po. Ginawa ko po, binagtas ko po yung Quezon Avenue, hinahanap-hanap ko. Opo. Hanggang nakita ko po siya, palinga-linga rin. Mm-hmm. Tinabihan ko pong ganun, sabi ko, tabi mo. Mm-hmm. Mag-usap tayo. Paano ka maririnig? Itabi mo. Mag-usap tayo. Ano yun? Sabi mo, binangga mo ako, sinuntok mo yung kotse ko. Mm-hmm. Parang alam mo yung parang yung pagkwento niya eh parang nasa tabi niya lang yung kausap eh. Paano mo naririnig 'yon? Ano 'yun, dumungaw ka sa bintana? Hoy, tabi mo, ganun ba? Hindi ko maano yung paano yung ikwento, parang nandyan lang sa tabi. Sabi sa akin, ulul. Ulul. Saan ganun? Pumunta siya sa kaliwang side ko. Ginawa ko, makikita nyo naman sa video ng ano, CCTV footage na Titignan namin yan. Kinabi ko po yung kotse ko. Ayan, ayan. Ito.